kinilala ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang lahat ng uri ng mga bayani ng bansa kasabay ng pagdiriwang ng National Heroes Day ngayong Lunes. Inalala rin ng ilan nating mga kababayan ang sakripisyo ng mga bayani para sa tinatamasa nating kalayaan ngayon. May balitang A to Z si Naomi Almohano. Napuno ng pasasalamat at pagsaludo ang pagdiriwang ngayong Lunes ng Araw ng Mga Bayani sa buong bansa. Kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga natatanging kontribusyon at sakripisyo ng mga tinaguriang unsung heroes ng makabagong panahon. We see it in the Navy and the Coast Guard who defend our maritime borders, in the soldiers who protect our citizens, and in the healthcare workers who put their lives at stake for others. We also see it in the overseas Filipinos who leave the comfort of home to support their loved ones, in the ordinary workers who turn the gears of our economy, and in the farmer and fisher folk who increase our agricultural output to put food on every Filipino's table. Binigyang pagpapahalaga rin ng Pangulo ang ginagampan ng responsibilidad ng mga guro, mga atletang Pinoy na iwinawagayway ang bandila sa kompetisyon, maging ng mga mamamahayag sa bansa. That is the definition of a modern hero and a testament that each of us is capable of becoming one by uplifting our fellow men and women, serving our communities, and working to save our heritage for future generations. Habang hinikayat din ni PBBM ang mga Pilipino na maging bayani sa sarili nilang mga pamamaraan, gaya ng pagtaguyod sa demokrasya ng bansa at pagsunod sa mga batas. Bukod sa maiksing break mula sa pagtatrabaho at pag-aaral, patuloy ring inaalala ng mga Pilipino ang mga sakripisyo ng ating mga bayani na nagbuwis ng buhay alang-alang sa tinatamasa nating kalayaan at kasiyahan ngayon. Kung wala sila, wala tayo dito ngayon. Wala kasiyahan yung mga bata, pati tayo mga matatanda. Ang maalala po natin yung mga malalaking contribution po na binigay po ng ating mga heroes para po di na po maulit po yung mga nangyari po sa history noon na mayroon pong mga masama pong nangyari po dito sa Pilipinas. Umaasa ang buong bayan na hindi masasayang o maisasantabi ang mga sakripisyong ibinuhos ng ating mga bayani kapalit ng malaya at makataong kinabukasan para sa mga susunod pang henerasyon. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano.